Hello guys! Andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo. Bali, ang isi-share ko ngayon guys ay hindi ito guys pampaswerte ha. Ito guys ay isang ritual. Yan guys ang ibig kong sabihin. Isang ritual gamit ang bungo. Yan guys, bungo guys ang gagamitin natin dito sa, kumbaga ang isi-share ko sa inyo guys ay gamit ito ha. Ito ang gagamitin. Yan guys, ang mata niyan guys ay may pera. Yan guys. Ang ilong ay may ano siya, may kuton. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ito guys yung gagamitin ko sa, i-share ko sa inyo guys, gamit ang pag-ritual. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga, ano guys muna ang ituturo ko ngayon sa inyo ha, yung tungkol ito guys sa, kumbaga pagdating sa love life ha. Pagdating sa love life na halimbawa lang, kunyari lang ang inyong boyfriend o girlfriend ay may atraso ito sa inyo. Or halimbawa, niloko ka o ano man ang ginawa sa'yo, nasaktan ka niya. Yan guys, kumbaga gusto mo ba na kumbaga gantihan siya. Yan guys, kumbaga gantihan siya ha. Pero ito guys ay kumbaga medyo ang isi-share kong dasal guys ay hindi ako maglalagay dito sa ano ha. Kasi may orasyon ito guys. Yan guys, kumbaga halimbawa lang, kunyari isasampul ko na lang yung sarili ko para mas mabilis ha, yan, mas mabilis na maintindihan talaga. Yan guys, halimbawa lang kunyari niloko ako ng boyfriend ko or kahit na ano pa yan na pananakit niya sa akin guys ha. Ngayon, gusto kong gumanti sa kanya. Yan guys, kunyari lang ha, isasampul ko na yung sarili ko, hindi na ako magsasampul ng kung sino-sino pa yan guys. Ha, bali ang gagawin lang guys sa kailangan may picture kayo ng girlfriend nyo o boyfriend nyo. Yan, o kahit na asawa nyo pa yan guys ha, may picture kayo. Tapos ngayon, ano ang gagawin nyo sa picture? Ang picture na yan guys ha, ang picture na yan ay lagyan nyo ng pangalan sa likod ha. Hindi na ako kumuha ng picture guys ha. Kunyari lang, ito guys ang picture. Kunyari lang ito ang picture. Ngayon, ang picture niya na yan, ang picture na yan, ay lagyan nyo ng pangalan, kumuha kayo ng karayom. Karayom guys, o kahit na anong matulis na bagay, gunting, yan guys. Pero mas maganda guys, yung gamit na matulis na hindi pa nagagamit ha. Yan guys, kunyari lang karayom, bumili kayo ng karayom. Tapos sulatan nyo ang likod ng picture niya. Ha, halimbawa lang, ang pangalan ay Askim Julie Janim. Yan guys, isulat nyo yung pangalan ng tatlong bisis. Ha, gamit ang karayom. Pag hindi kasya yung tatlong bisis na ano, pero kasya yan kasi yung picture guys na yung ganyan kalaki na picture, yung mga ganito kalaki, kaya kasya ang pangalan niya na tatlo. Yan guys, ang una nyong gagawin ha, una nyong gagawin yan. Tapos ngayon, ano pa, syempre magpapadevelop kayo ng picture niya. Tapos ano pa ngayon ang gagawin guys? Ang gagawin nyo guys ay, ano guys, kumbaga, kumuha kayo guys, sa pag bumili kayo ng karayom, ay damihan nyo na. Ha, ngayon, ano ang gagawin nyo sa karayom na sinabi kong marami? Kumuha kayo ng 7 piraso na karayom, 7 piraso na karayom, ha. Tapos ngayon guys, yung 7 piraso na karayom na yan, ay kumbaga anuhin nyo yan guys. Tusukan nyo dito, part na ng ano, tapos kapag whole body guys yung napadevelop nyo, tusukan nyo dito, yung dito sa may puso niya, tusukan nyo ng kahit ilang karayom dito, kahit 3, yan guys, tapos dito sa utak niya, kayo na ang bahala kung saan parte nyo dyan iubos ang 7 karayom na yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, 7 karayom ha. Tapos yung picture ha, tandaan, pangalan, 3, tapos kung alam nyo ang birthday niya, isulat nyo din yung birthday niya. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, ano pa guys ang gagawin? Ano ang gagawin? Gagawin nyo ito guys sa Friday ha. Halimbawa lang, kunyari lang, first Friday of the month or last Friday of the month ha. Tandaan, isulat nyo yan. Anong oras ha? Anong oras ay alas 3 ng hapon? Yan guys, alas 3 ng hapon. Tapos ngayon guys ha, yung sinabi ko sa inyo guys na karayom ha, wag na wag nyong kakalimutan, itusok nyo ito sa kanyang ano guys, sa kanyang part ng katawang, kayo na ang bahala kung saan dyan. Tapos ngayon guys ha, ano pa ang gagawin nyo? Ang gagawin nyo pa guys ay
kailangan ay may itim kayo na kandila. Ha, itim na kandila. Yan guys, kasi alam nyo dati talaga guys, hindi ko talaga kinakaila sa inyo guys, hindi ko tinatago sa inyo. Dati guys, ay kumbaga gumagawa ako guys ng mga medyo mahika-mahika na mga medyo hindi white. Yan guys, dati yung guys ha. Kumbaga noon yun guys, nung hindi pa ako guys nag-YouTube. Yan guys, gumagawa ako. Marami na din akong natulungan guys sa mga bagay na ganyan na mga ritual. Dati, nung hindi pa ako nag-YouTube, gumagawa ako. Yan guys, marami akong natulungan na ano, may mga natulungan din ako na tao. Yan guys. Tapos ngayon guys, ano pa ang gagawin nyo? Yung itim na kandila na yan guys. Kasi ako guys, alam nyo dati, nahihiya akong bumili guys ng itim na kandila. Hanggang sa nasanay na ako, nasa Cebu pa ako nito guys, bali, pagbibili ako niyan guys, maramihan na yan. Kilala ako doon guys ng mga nagtitinda. Kasi yung iba guys, alam nyo, yung iba guys na nagtitinda din guys ng itim na kandila, tinatago nila yan guys, hindi sila nagde-display. Yan guys, kasi alam na natin kapag itim na kandila ay black magic yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, yan, pero kilala na ako doon. Yan guys, hindi na ako nahihiya. Dati medyo naaalangan ako kasi alam naman natin yung kung ano yun. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Pero ngayon guys, ha, medyo ano ako sa mga ritual na yan guys. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, yung itim na kandila na yan guys, ha, yung itim na kandila na yan, ay ano yan guys, kumbaga, lagyan nyo ng pangalan niya. Halimbawa lang, Ask Him Julie Janim. Ha, pagsusulat kayo guys ng pangalan, ha, ay galing sa itaas, ha, galing sa itaas, Ask Him Julie Janim pababa. Ha, yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, yung kandila na yan, ha, pagkatapos yung sulatan ng pangalan niya, lagyan nyo yan ng oil, yung itim na kandila na yan, lagyan nyo ng oil dito. Haplosan nyo yan guys ng oil. Yan guys, ang ibig kong sabihin, haplosan nyo ng oil kasi lalagyan natin yan guys ng yung sili guys, yung hot chili powder. Yan guys, kung meron kayo yan. Pero kung wala naman kayo yan guys, ay labuyo na lang guys. Yung labuyo na yan guys, ay ano-ano nyo yan guys sa ihaplos-haplos nyo yan guys sa itim na kandila na yan guys. Itim na kandila na kumbaga ano talaga. Itim na kandila ha. Itim na kandila para kumapit guys yung ano kaya nilagyan natin ng oil para kumapit yung ano hot chili powder. Ha, kakapit kasi may oil yan. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ganyan ang gagawin nyo sa kandila. At pinaliwanag ko na din ang gagawin nyo sa picture. Yan guys ang ibig kong sabihin. Hindi lang ito guys sa mga mag-boyfriend or may mga ano guys, mga boyfriend na yan or kahit ano pa yan, kung sino man yung may atraso sa inyo, yan guys ay ito ay magandang gawin. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Sinabi ko na sa inyo, alas 3 ng hapon, first Friday or last Friday. Yan guys, yung karayom, pinaliwanag ko na din sa inyo ha, yung karayom kung paano gamitin ha. Yan guys, yung picture kung ano ang gagawin, ayan, maliwanag lahat, ilista nyo yung mga gustong gumawa nito. Ah, pero hindi ko sinasabi gumawa kayo, ang gusto lang, bahala kayo guys ha. Basta ako part lang ito guys ng pagbablog ko. Yan guys, ang ibig kong sabihin kasi dati guys, may ginawan ako guys. Nang nasa Cebu pa ako nung time pa yun guys na talagang hirap na hirap ang buhay ko noon guys. May ginawaan din ako nito guys. Yan guys ang ibig kong sabihin. Gumawa ako guys talaga ng black magic. Yan guys ang ibig kong sabihin. Napilitan ako guys eh. Kumbaga napilitan ako kasi napakalaki guys ng atraso. Kumbaga napakalaki ng atraso niya sa amin. Yan guys ang ibig kong sabihin or sa akin. Na kumbaga isa na rin siya sa ano sa naging ano kung bakit naranasan namin yung hirap ng buhay. Yan guys, kumbaga isa na rin siya na may atraso sa akin. Yan guys, kaya kumbaga naranasan ko din yung hirap ng buhay na sinishare ko sa inyo dati. Yan guys, malaki ang atraso. Yan guys, mamaya ikikwento ko sa inyo kung anong nangyari sa kanya. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha, wag na wag niyong kakalimutan yan ha. Yan lang guys. Tapos ngayon guys, ano ang gagawin nyo, ha? Ano ang gagawin nyo, guys? Sa picture na yan, guys. Yung picture na yan, ayan, ready na yung picture, di ba, na may karayom, tapos yung kandila, ay ready na din. Tapos ngayon, guys, ha? Kapag meron kayo nito, guys, ha, nito, meron kayo nitong bunguna ito, guys. Kapag meron kayo nito, guys, ha?
Pwede din ito guys sa may mga utang. Kaso, ano guys eh, kumbaga hindi maganda. Dati gumawa ako nito guys, ay hindi maganda guys ang naging resulta. Kasi kumbaga naging emotional ako noon guys. Kaya kumbaga ang naging apekto guys sa tao na yun guys, is kumbaga talagang talagang tinamaan siya ng kamalasan sa buhay. Ngayon, ano pa ang nangyari sa kanya? Noon yun ha, hindi na ako gumagawa ng ano ngayon guys. Hindi na ako gumagawa. Kumbaga nag-sample-sample lang ako na example. Para bang nag-imbento lang ako noon yun guys. Ganun guys ang ginawa ko. Tapos ngayon guys, yung biktima guys, eh, talagang ito guys ay biglang ano, talagang sumuka talaga siya guys ng dugo, muntik mamatay. Yan guys, yan ang ibig kong sabihin. Yun lang ang una't huli kong pagkakamali kay God talaga na pagdating sa black magic. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon guys, dinala siya sa hospital. Siyempre, dinala siya sa hospital. Tapos ngayon ang nangyari guys ay ano, kumbaga, kapag hindi daw yung nakasuka ng ano, buti na lang nakasuka guys. Kung hindi ay talagang tipok talaga siya automatic. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya hindi maganda din guys yung gumagawa ng mga black magic na yan ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga, minsan kung nagawa yun, isang bisis lang dahil may nag-utos sa akin guys. May nag-utos sa akin na isang tao. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga, inutosan niya ako. Siyempre kumbaga, para bang naawa din ako sa kanya. Ganun guys. Kumbaga, apektado na din ako doon sa bagay na yun. Yung mga, dahil sa kasalanan ng tao na yun. Yun guys ang ibig kong sabihin. Tapos alam nyo ba kung ano ang nangyari sa kanya? Talagang guys, yung business niya talaga guys ay bumagsak talaga guys. Kumbaga, talagang yung umano din yung business niya, yung negosyo niya. Kasi may negosyo siya guys. Tapos ngayon may trabaho pa siya. Para bang ano siya guys. Hindi ko na masyadong ibibigay ang detalye ha, kasi baka mapanood ako. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Talagang kumbaga pati yung trabaho niya talagang as in na ano din siya sa trabaho niya. Kumbaga inabot pa ng kamalasan, inabot pa ng sakit. Yan guys, kaya mahirap guys magkaroon ng atraso ha. Magkaroon ng atraso sa mga tao ha. Dahil hindi natin kabisado lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kaya kumbaga mag-ingat tayo lagi. Iwasan natin ang away ha. Kasi yung iba guys, minsan pag nasasagasaan sila ng sobra, talagang nakakapag-isip sila ng hindi maganda guys ha. Para bang hindi na nila kaya magpatawa dahil sa nanaranasan nila sa buhay. Ganyan guys, kasi marami akong kilala na ganyan guys. Yan lang guys, tapos ngayon ha, kumbaga ang picture na yan guys ay ilagay nyo dito guys sa ilalim niya. Sa ilalim guys ng ano na to guys, ay ilagay nyo yung picture niya. Picture ilagay sa ilalim, tapos ngayon para kumbaga nasa ilalim siya. Tapos ngayon guys, ano ang gagawin nyo? Ha, tandaan Biyernes alas 3 ng hapon or palubog ang araw. Kahit na halimbawa mga alas 5 yan, palubog guys ang araw niyan. Yan ang ibig kong sabihin, palubog. Tapos ngayon ano ang gagawin nyo? Ha, yung iba guys na mga materialis na kailangan na ilagay, hindi ko masyadong banggitin na baka mamaya may gumawa guys. Tapos mamaya ano, kaya kumbaga sa materialis, ang binigay ko lang ay yung karayom, tapos yung ano, yung kandila. Yung iba guys, hindi ko nabanggit ha. Pero depende naman yan sa isang tao, kahit kandila lang guys ang gamitin or yung mga sinabi ko. Kung kaya nyong paganahin, ito mapapagana nyo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, anong oras? Hapon, palubong ang araw. Pwede din alas 3 ng hapon ha. Tandaan, Biyernes. Ngayon, ano ang gagawin nyo? Ang gagawin nyo guys ay humarap kayo sa kanluran, huwag kayong haharap sa silangan. Dahil ang silangan guys, pagdating sa spiritual, ito guys ay sa kapangyarihan ng Diyos Ama. At ang kanluran naman ay kapangyarihan ng, alam na natin kung sino ang kalaban ng Diyos Ama. Yan guys ang ibig kong sabihin na doon kayo humarap, tapos ngayon ano ang gagawin nyo ha? Magdasal lang kayo guys, kung pwede magdasal ng isang Our Father, pwede din yan guys. Our Father, walang Amen ha. Our Father na walang Amen, isa lang na Our Father, huwag kayo maglalagay ng Amen. Yan guys. Tapos ngayon guys ha,
Tatlong Our Father pala yun, ha guys, sa tatlong Our Father na walang amen. Tapos ngayon guys, tatlong Apostles' Creed, ha. Tatlong Apostles' Creed na pagdating sa ipinako sa cross ay wag nyo nang itutuloy, ha. Pagdating sa ipinako sa cross, di ba? Ipinako sa cross pag sa Tagalog, ha. Di ba? Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, yan guys, hanggang sa ipinako sa cross, mag-stop na kayo. Pag sa English naman guys, pagdating sa, kasi yung iba hindi marunong sa Tagalog, pagdating sa English is pagdating sa crucify, mag-stop na kayo. Tapos ulitin nyo uli, I believe in God the Father, Almighty Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son of our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, He suffered under Pontius Pilate, was crucified. Yan, tatlong beses nyong uulitin, ha, tandaan nyo yan, dapat ay nakakonsentrate kayo habang ginagawa nyo yan. At habang kayo ay nagdarasal guys, ay hawakan nyo guys ang kandila. Hawakan nyo guys ang kandila, yung kandila na yan na kulay itim. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys ay ano ang gagawin nyo, ha? Magkaroon kayo ng kahilingan. Kahilingan guys. Sa halimbawa lang, kunyari lang guys, ay halimbawa lang hinihiling ko na ito si ano guys, si halimbawa si Pedro Pinduco, kunyari lang, paborito ko yan si Pedro Pinduco eh. Kasi kisa magbanggit ako ng ibang pangalan dito guys, tapos may kapangalan, baka mamaya sabihin kinukulam na siya. Yan guys, si Pedro Pinduco, walang kamalay-malay. Walang kamalay-malay yung si Pedro Pinduco. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ha. Tapos ngayon, ihiling nyo. Hinihiling ko kung sino man ang nakakarinig sa akin ngayon sa ginagawa ko. Kung sino man yung nandyan sa paligid ko sa ginagawa kong ito. Hinihiling ko sa inyo na ito si Pedro Pinduco ay abutan ng kamalasan sa buhay. O kahit na ano po yung kamalasan, ano bang ginawa niya na atraso sa'yo, ha. Halimbawa lang, kunyari lang, ginahasa ako ni Pedro Pinduco. Yan guys. Ito si Pedro Pinduco ay ginahasa ako. Inihiling ko, hinihiling ko, hinihiling ko, hinihiling ko na abutan ito ng karma sa buhay, kamalasan sa buhay. Kayo na ang bahala. Kailangan mag-concentrate talaga guys habang gumagawa ng ritual na to. Para bang ibuhos nyo ang galit nyo, ibuhos nyo ang emotion nyo habang gumagawa kayo guys ng ritual na to. Yan guys ang ibig kong sabihin, ha. Kumbaga yan guys ang ibig kong sabihin, ano mang atraso sa inyo. Halimbawa may utang naman yan sa inyo, may utang sa inyo, ha. Yan guys, sinihiling ko na ito, magbayad na ng utang niya. At pag hindi siya magbayad, sinihiling ko na abutan siya ng kamalasan sa buhay niya. Kayo na ang bahala na, ha. Basta yan lang ang turo ko sa inyo, pero kayo na ang bahala. Basta lagi ako nagpapaalala sa inyo, ha, na mahalin ang kapwa. Kumbaga ito guys ay part lang ng vlog ko. Yan guys, ha, kumbaga part lang ng vlog ko, kailangan mag-concentrate kayo. Tapos ngayon guys, ano ang gagawin nyo? Siyempre habang humihiling kayo, hawak nyo yung kandila at yung picture niya, ha. Tapos ngayon guys, sa panggigilan nyo ang picture na yan, ha. Kunyari lang guys, hawak nyo ang picture na yan, hawak nyo ang picture na yan guys, ha. Hawak nyo ang picture na yan, ano picture na hinihiling ko na aabutan ka ng kamalasan sa buhay mo. Aabutan ka, kakarmahin ka, ganyan guys. Yung talagang maging emotional kayo. Yung galit sa puso nyo, sa utak nyo, ilagay nyo yan guys sa ano, i-ano nyo yan guys sa mga ginagawa nyo. Yan guys, kasi emotion, ang emotion natin guys ay may power yan guys. Minsan kung ano ang inuisip natin guys, ha, ay nangyayari. Yan guys ang ibig kong sabihin, kasi sa akin madalas ganyan guys, lalo na paggalit ako sa isang tao guys, ha. Minsan kung ano ang, pero ako guys is kontrolado ko na yung sarili ko, ha. Kumbaga natutunan na ako mag-control sa sarili ko. Yan guys, tapos ngayon guys, ang picture na to guys, pagkatapos nyong humiling ay ihipan nyo yan guys ang tatlong pieces, tatlong pieces, at hindi tatlong pieces. Yan guys, utal-utal na ako. Yan guys, ihipan nyo yan ang tatlong pieces. Tapos ngayon, ano ang gagawin nyo guys? Anong gagawin nyo? Ha, naihipan nyo na tatlong pieces. Huwag yung pakros na ihip, ha. Yan guys, kasi ito guys ay, ang ano nito guys ay kapangyarihan ng kaliwa sa madaling salita, ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, pagkatapos nun, pero may babanggitin dyan guys na orasyon, ha.
orasyon, may babanggit din dyan na orasyon. Bali, ang orasyon na to, guys, ay may na-upload na ako dyan, guys, na kinamit ko ang orasyon na yun sa ibang ritual or sa ibang bagay. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ha? Bali, hindi ako mag-aano dito, guys, kasi bali, ang gamit dito, guys, ay yung share ko dati sa inyo, guys, ay ang gamit doon, guys, ay ano lang yun, guys, garapon. Ito, guys, ay kumbaga bungo ang gagamitin nyo dito. Yan, guys, kumbaga bungo, ha? Yung mata niyan, guys, ay may pera. Ito, guys, ay pwede nyo naman gamitin ito, guys, sa kung ano-anong bagay, yung ibang bagay, yan. Lagyan nyo ng pera, yan, guys, para pampaswerte. Yan, guys, siya ay maghahanap ng pera para sa inyo. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha? Gamit kasi ito. Tapos ngayon, guys, ano ang gagawin nyo? Ang gagawin nyo, guys, ay yung picture na yan, guys, ay ilagay nyo sa ilalim ng bungo na yan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, ano ang gagawin nyo, guys, ha? Anong gagawin nyo? Kamamay, wala nang manligaw sa akin. Delikado. Okay lang. Basta masaya sa buhay ko. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Basta hindi ako gumagawa ng black magic, ha? Yan, guys, part lang ito, guys, ng share ko or vlog ko. Yan, guys. Minsan kong ginawa ito, pero pinagsisihan ko yun. Humingi ako ng tawad kay God, ha. Sabi ko, hindi ko na ito uulitin kahit kailan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, yung kandila, guys, ay i-ano nyo yan, guys, dito yung itim na kandila. Sindihan nyo yan, guys, dito. Yan, guys, dahil ang picture niya ay nasa ilalim. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kaya, kumbaga, apektado yan. Habang natutunaw yan, yung picture niya ay nasa ilalim. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ganyan, guys, ang ibig kong sabihin, kailangan paggagawa kayo ng mga ganyan, guys, ay kumbaga talagang, ano, guys, kumbaga talagang kailangan nakakonsentrate kayo, ha. Ibuhos nyo ang galit nyo habang humihiling kayo, habang gumagawa kayo ng ritual. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, guys, pag ubos na, guys, yung kandila, ha, kapag ubos ang kandila, wala na yan, kandila na yan, hayaan nyo lang ang picture niya sa ilalim, guys, ng ano na yan. Nang ano na yan, nang bungo na yan. Yan, guys, hayaan nyo lang yan, guys. Tapos ngayon, ulitin nyo uli ito, guys, sa sunod na Biyernes. Pwede nyong gawin hanggang sa ikapitong Biyernes. Yan, guys, ha, may orasyon yan. Tapos ngayon, may iba pang gamit na kumbaga kailangan gamitin, ha. Hindi ko masyadong kinumplito, guys, dahil mahirap, guys, kumbaga medyo ano ito, guys. Pero ako, guys, sa totoo lang, nung gumawa ako nito, guys, kasi ako medyo, ano talaga ako, medyo powerful ako pagdating sa spiritual. Nang gumawa ako nito, guys, ay halos yun lang yata ang ginamit ko, eh. Pero kapag iba na medyo mahina ka sa spiritual, nga gumagawa, may mga ginagamit pa silang mga materialis na iba na kung ano-anong isasalpak dyan sa picture na yan. Ha, yan, guys, ang ibig kong sabihin. Yung iba ay pinapasok yung picture sa garapon. Tapos ngayon, guys, ay kumbaga may mga ano yan, guys, na yung garapon na yun, guys, pauupuan ng bungo na to. Pero nandoon, guys, kumpleto yung gamit sa pag-ritual. Pero ako, guys, is napakasimple lang. Kasi, guys, alam nyo, sa totoo lang, ang utak ko, guys, ay napaka-powerful. Minsan, kung ano ang iniisip ko sa isang tao, lalo na kapag may atraso sa akin, ito, guys, ay nangyayari. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Pero kontrolado ko na, guys, yung ano ko ngayon, kontrolado ko na yung utak ko. Ayoko na kasi, ano, ayokong gumawa ng masama. Kumbaga, gusto ko, kung ano mang meron ako, guys, ay gamitin ko ito sa kabutihan. Yan lang, guys. Thank you, guys, ha. Askin Julie Janim, yung Facebook ko, kung ano yung pangalan ko dito sa Messenger, yun din, guys, ang pangalan ko sa Facebook ko. Hatandaan, yung kahilingan nyo dito ay nakadepende yan sa inyo. Yung galit nyo, yung emotion nyo, ibuhos nyo lahat para maging epektibo. Yan lang, guys. Thank you, guys. I love you all. Bye.